In this video, ituturuan kita kung paano gumawa ng border or frame na ginagamit natin pag tayo ay nag-layout ng tarpaulin, souvenir, or invitation gamit ang Photoshop CS6. Kung interesado ka, just keep watching. Napapansin nyo, meron na ako nakahandang image dito, picture. Ito yung ilalagay natin sa frame na gagawin natin. Okay, simulan na natin ang paggawa ng frame. Una, click muna natin itong rounded rectangle tool. Tapos, ayan, gamit yung left click. Ayan, magawa tayo mga ganyan kalaki. Antayin lang natin, okay lang natin. Mapalaki, mapaliit, walang problema yan. Punta tayo dito sa may blending option, click natin itong stroke. Yan, siguro yung size nya, ang pinaka-blend nya. Tama pala natin, siguro mga yan, mga okay na yan, mga sample lang naman ito, 32, okay na. Tapos, dito pwede na tayong mamili kung anong kulay ang gusto natin. Halimbawa, nagustuhan natin itong kulay blue. Okay, punta tayo dito sa layer nito, itong rounded rectangle tool. Naka-active naman siya. Right click, click natin itong rasterize layer. Rasterize layer style. Okay. Kaya natin ginawa yung para matanggal natin itong may white pa yung sa gitna, sariling kulay niya, kailangan natin matanggal yan. Kahit ako niya, ayan, nataklad diba? Matatanggal natin yan dahil na inactive natin yung rasterize layer tool. Tapos gamit yung magic eraser tool, burahin natin yan. Kapatid niya, diba? Tapos na siya. Pwede pa rin natin itong gawan ng ano. Yeah, pwede na to. Kakapalan mo lang yan. So, simpleng border lang naman ang gusto mo. Pero kung gusto mo medyo lagyan pa ng konti pang kulay, makulay pa ng konti, pwede pa natin tagdagan yan. Punta ulit tayo sa blending option, click natin ulit yung stroke. Ayan, makunti nyo, may pumatong na yan na ibang kulay. Maglagay natin yung pinatong natin kulay red, halimbawa, ayan. Okay. Ayan, nag-generate na tayong ganito ang kulay na frame. Lagagay na ngayon natin ito, yung image nito. Tingnan natin kung okay ba. Subukan natin. I-active muna natin itong layer ng image na ito. Yung layer 1, ang ginagawa ko para mas mabilis, nira-right click ko lang, tapos click ko yung layer 1. Ayun, nag-active na rito. Saka ko lalagay yung ganyan. Ayun, halos sakto naman pala. Pwede rin natin itong i-edit yung kulay nito. Kung halimbawa, sa mga tarpaulin, di ba, minsan dima, ganyan, mga maraming picture yung kailangan natin i-frame. Tapos siguro birthday ng bata, iba-ibang kulay, para makulay, ganyan. Sample lang. Okay, active muna natin itong layer ng rounded rectangle tool. Ito, right click. Tapos, i-left click natin ito. Ayun, napansin nyo, nag-active na rito. Pero dito, pwede naman rectangle dito na lang din. Diba? Kaya ako lang, nasanay lang ako daw kasi kapag nagawa ako ng mga halimbawa invitation o tarpaulin, marami ng design yan, ang dami ng layer yan na nakalera dito. Magkalagay natin mga mahigit 10 o mga 20. Kung isa-isay mo yan, hindi naman para pangalanan isa-isa, dito ko na lang kinukuha. Click na, halimbawa ito, itong layer na to, right click, ayan, tapos le-left click mo lang yan.
active na to. Pag ganyan, lumilipat na. Okay ko naman sa rounded, rectangle. Tatapat ko lang dito, right click. Rounded, rectangle 1. Ayun, di ba? Para kung sakaling marami na yan, isang tip yan para sa inyo. Okay. Naka-active na yan. Gawa tayo ng copy nito, itong rounded rectangle, tsaka natin yung this. Hold them all, tapos drag natin, sabi ko left click. Okay, ayan. Ngayon, pwede natin yan i-edit yung stroke niya. Ang bawa ito. Alta natin na green. Yun. Okay, nag-green na. Kung ito namang blue, sabi ang gusto natin palitan. Okay. Click natin tong color overlay. Yun. Pwede natin palitan yung kulay niyan. Ang blue. Yellow. Okay. Sample lang naman yan. Okay. Gawa pa tayo ng isa. Naka-active na to. Ito na lang. Hold yung alt. Tapos gamit yung left click, drag natin. Ayun, nagkaroon isang kopya pa ulit. Ayun natin yung kulay nya. Ibahin natin, edit natin yung kulay. Left click, double click lang natin tong color overlay. Ayan, pwede na tayo mamili ng kulay na gusto natin. Black na lang siguro, black. Ayun, malagit na. Okay. Tapos yung pinaka kulay nya dito sa gilid, sa stroke, double click natin, palitan natin, gawin naman natin pink, purple, yeah. Okay, ganyan kasimple lang naman po ang paggawa ng frame o border na magagamit natin sa ating pagle-layout ng mga yun nga, tarpaulin, souvenir, invitation. Okay, maraming salamat po at nasamahan niyo na naman ako sa isang video ng ito. Sana po ay makapanggap kami sa inyo ng like. At kung hindi pa po kayo makakapag-subscribe, pwede naman po kayo mag-subscribe dito sa channel namin. At pakinig na rin yung notification bell para lagi kayong update sa mga video namin ginagawa. At kung meron kayong tanong tungkol dito sa mga ginagawa po namin, sa mga online appointment, sa mga, ito po, mga simpleng pag-edit dito sa Photoshop, pwede naman yung itanong gamit yung comment section. Maraming salamat po ulit. Magkita-kita po tayo sa susunod naming video. Maraming salamat po.